up mga tol? Kamusta kayo? Anong balita? Welcome to my vlog! Stay happy! Yun! Makita nyo na naman, nasa sasakyan na naman kami mag-asawa mga tol. Bali, pupunta kami ngayon ng Brandon Hospital kasi merong check up ang aking asawa. Yan, so bali, ano ngayon, April 11. So, Thursday, mamaya papasok rin ako. So, diretso pasok na ako mamaya. Iatid na lang ako ng asawa ko. Tinamahan ko lang siya ngayon. Papuntang Brandon is ilang minutes lang? Mga 45? From us? Oo. 1 hour. From sa amin to Brandon, dun sa hospital na pupuntahan namin is almost 1 hour. Yan. Tingnan nyo yung daan. Ang ganda. Ayan. Kita nyo? Kita nyo ba yung daan? Fine na fine. Kasi puro pine tree makikita nyo. Ganda ng hati ng ano, ng langit, blue and white. Galing. So yan, dito sa Canada, yung mga binabayaran namin or yung mga dinideduction sa amin ng company, which is like tax, mga benefits na kinakaltas, in return meron din naman pakinabang. Katulad nga nitong pagpunta namin sa hospital, meron kami sariling family doctors, check up libre. Hindi siya libre. Ano siya? Kumbaga parang nababawi mo lang din yung binabayad mo sa tax. Nagbabayad ka ng tax dito. Hindi siya random. Lahat na nagtatrabaho except sa from 18 years old pataas at na may trabaho kang legal, kakaltasan ka ng tax. At yun yung isa sa mga benepisyo ng tax mo, which is libreng check-up, libreng hospital. Yun nga, magagamit mo yung hospital nila nang wala kang binabayaran. Yun nga yung sabi ko. At yung doktor, hindi ka magbabayad ng doctor's fee kasi nga bayad ka ng tax. Pwede natin sabihin hindi libre. Pero kasi nga, nababawi rin natin. Nababawi rin namin. Isa sa mga tax na binabayaran mo na alam mong may mapupuntahan is itong kalsadang to. Kalsada. Ayan. Parang sa atin din naman, kaya lang, syempre dito, mas pre-na-priority nila. Hindi, mas kita mo yung tax mo. Yun nga, mas pre-na-priority nila kung saan talaga nila ilalagay yung sa yung mga tax na nare-receive nila. Hindi ka tulad from sa us, atin, sa mga worker. Napupunta sa bulsa ng ibang gobyerno natin. Binubulsa. Dito, yung may mga nakakaintindi, meron din naman hindi nakakaintindi about sa tax. Which is, para sa akin, para sa amin, okay lang kasi. Katulad nga naman ganitong case, sa Philippines naman, di tayo pwede makapagpa-check up kung wala tayong pera, di ba? Kaya mas okay na. Mas okay na rin yung ganong marami akong binabayaran. Kasi benefits din naman para sa pamilya. Pamilya ko. Ah, grabe, ikaw lang nagtatax? Nagtatax din ako, Nagtatax na lahat ng tatrabaho rito. And isa pa sa mga tax na binabayaran ng mga tao is advantage mo kung may anak ka. Kasi sinusuportahan ng gobyerno ang batang under 18 years old. From newborn to 18 years old, meron yan kahit papanong suportang pinansyal sa gobyerno dito. Government. Nagbabayad ka man ng tax o hindi,
basta may anak ka, may suporta yan sa gobyerno. Hindi pare-parehas, depende sa edad. Mas bata, syempre, mas malaki. Ayun, mas marami kang anak, mas malaki ang makukuha mong benepisyo sa bata. Ayos! Kasama yon mga tol. Kaya may napupuntahan. At in return nga, sinasabi ko, nagagamit din at napapakinabangan ng pamilya, bawat pamilya dito sa Canada. A few minutes later. Ayan, at nandito na kami sa Brandon. Brandon Hospital. Ito kami nag-parking, ha? Pita nyo ba? So sana kami magpapark sa doctor's park, eh. Ayaw, umikot ako para libre. First Street. Brandon Clinic. So dito, itong hospital na to, dito karamihan, halos lahat nagme-medical for PR, yung mga nagpo-process ng ano, ng permanent residence yan. Pagka nag-request na na kailangan nila medical for processing. So yan, dito karamihan. Meron din sa Winnipeg, pero mas malapit to sa Lipaway. Kaya dito yung iba. A few moments later. Yan na, tapos na. Chineck up lang pala siya. So bali, every 6 months pala yung check-up niya. Check-up niya rito. Royalty ako. Salit lang ma. 10 minutes lang ata eh. Alabas na siya. So after 6 months ulit. Sa Nipawan na lang ako pipili ng pambalat na parati. Sando na tayo. Sige. Or maaga pa. Diretso uwi na kami. Pwede pa tayo dumaan sa somewhere. Ikaw? Tayo mag-date. Date ka? Date ko daw kami. Kami yung post ko. Dito ba tayo? Ayan, palabas na kami. Atin niya na lang ako sa high life mamaya. Dapat dito na lang talaga ako nag-park. Di pa tayo nagbayad. Kala ko kung ano naman yung check-up mo. Oopsie! Shout out kay Doktor. Kala ko critic. Pinakot mo kami? Si Do kasi yung family doctor namin doon sa mga Pinoy yun, Pinoy. Sa town namin. Pinay siya, Pinay. So ayan eh, importante daw kaya kailangan daw pumunta kami ngayon. Pero wala naman pala. Ano lang, follow up, check up lang. Yung, ano lang, regular check up lang. Regular check up lang. So dito na uli kami sa sakyan. Bayad siya sa parking doon. Card lang. Wala na nagbabantay. Automatic na may machine siya. So doon na babayaran yung ano, yung parking. May bayad yung mga parking dito. Hindi siya kalakihan yung parking niya. Maliit lang. So punta na kami ng Nipawa. Nipawa na kami. Diretso na. Yun at nandito na kami sa Nipawa mga tol. So dumaan na kami ng DQ dahil mayroon i-redeem yung asawa ko. Merong free ano, mga free ice cream ata tsaka burger or makaka-less lang ng ano, makaka-discount kasi meron silang application sa ano, sa cellphone. So pag di-download 'yon, makapag-purchase ka ng may discount or free. Baka may free. Asawa ko nakakalam eh. Pinag-download niya lang sa cellphone. Yun!
Shout out sa mga tol natin, kay Ruel Santos ng SPAR International, Riyadh, Saudi Arabia. Shout out sa tol. At kay Dondi Edano. At kay Tumoy Dumpol. Sabi niya, shout out mo naman ako idol, batch 10 slaughtering operations Nenita Farms. Yan. Kamusta kayo batch 10? Kay Jui Yamu Francis De Vera ng Yansen Frozen Foods sa Taiwan. Saka kay ano, kay Dale RJ Kalipho. Yan, tama na siguro yan, tol. Nagkamali ako nung una. Siguro nakabawi na ako, ha. Shoutout sa'yo, kamusta kayo? At kay Romil Martos, Harry June Catalan. Shoutout sa'yo, tol. Saka kay Monching. Yan, sabi niya, watching from Fort McMurray. Yan, Monching and Marites Barrio. Kay Roland Mansera Gorion. Yon, yun na lang muna. Muli, maraming salamat sa laging panonood at pagtambay, mga tol. At tiyaga lang sa pag-apply, focus, at makikita-kita rin tayo dito. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa mga hindi pa nagsasubscribe. Like, comment, at i-share nyo itong video na to para mas marami pa tayong kababayan na ma-inspire sa mga nagnanais ding makarating at makapagtrabaho dito sa Canada. Ayos? Ayos! Peace sa inyong lahat and adios. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my